Pinipili ko tong tao kasi feel ko ito yung pinaka mahirap na journey na pinagdaanan niya. Feel ko siya yung pinaka nahirapan mag-adjust dito kasi sobrang different nung culture. Ginagawa niya ang lahat para maging strong. At yung napili ko ay yung sarili ko. Pinili ko tong tao na to kasi hindi talaga siya nag-give up. Sa lahat ng mga hamon binigay ni Kuya, nag-spread din siya ng positivity na huwag mag-give up kahit maggusto na mag-give up. Pinili ko ay sarili ko. Pinili ko tong tao na to dahil dito sa bahay ni Kuya, kahit alam ko hindi siya nananalo palagi, sobrang matatag niya lang kasi talagang willing siyang matuto sa mga bagay dito, sa lahat ng ginagawa dito sa bahay ni Kuya. Pinipili ko ay si Ralph. The person I picked, I know this person is really hardworking. Makes me want to work even harder. Always lifts me up when I'm down. This person is like an older brother to me. And that person is Chico. Pinili ko ang taong ito dahil naniniwala ko na kahit sobrang hirap, wala akong narinig ni isang reklamo sa kanya. And yung positivity niya, it radiates around the house. At ang pinipili kong tao ay si Kobe. Pinili ko tong taong to. Siya yung taong hindi takot sa mga hamon. Nakita ko talaga na hanapin lahat. Ito guys, Kobe. Tong taong pinili ko, nakikita ko sa kanya yung true definition ng matatag. And hindi ko talaga narinig sa kanya na susuko siya, ganyan. Tong taong pinili ko ay si Kobe Wisdom. Ngayon, mayroon ng isang boto si Amanda, isang boto si Ralph, dalawang boto si Chico, at tatlong boto si Kobe. Pero, lingid sa inyong kaalaman ay binigyan ko ng task ang mga bago ninyong kasama na maging mapagmatsyag sa inyo kung sino para sa kanila ang housemate na pinakamatatag. Sino ang inyong pinipili? Pinili namin tong taong to dahil para sa amin, pagiging matatag, yung pagiging selfless, na makita namin na palagi siyang nandyan para tumulong sa kapwa na housemate. At yung taong yon ay si... Chico. Matapos makapagbigay ng mga boto, ang dalawang pinakamatatag sa inyo ay si Kobe at Chico. Kayong